Today, the Church celebrates the solemnity of the Body and Blood of Christ. As Catholics, we believe that what we receive during Communion is no longer the bread and wine, but through God's powerful intercession, during consecration, the bread and wine change into the Body and Blood of Christ. This is what we call as transubstantiation. This is one of the beliefs of our Catholic faith. This is what sets us apart from other religion. We believe that Jesus Christ, our Lord, is truly, really, and substantially present with us through the Holy Eucharist. Now we may ask, hindi ba tayong mga cannibals? We have learned from our science subjects na ang mga animal na kumakain ng mga dahon ay herbivores or herbivorous. Sa tao naman, kapag ka ang kinakain lang ay panay mga dahon at vegetables, ang tawag sa kanya ay vegetarian. Kapag ka naman ang animal o hayop ay panay karne lamang ang kinakain, ang tawag sa kanya ay carnivore o carnivorous. Kapag ka naman ang hayop or animal ay kumakain ng kahit na ano, ibig sabihin dahon at karne, ang tawag ay omnivore or omnivorous. Tayong mga tao ay omnivore sapagkat meron tayong kakayahan na kumain ng karne at mga gulay. Pero ano ba ang cannibalism? Sabi ng ilang mga relihiyon, tayo daw ay mga cannibals. Ang cannibalism usually ay inirerelate sa mga tribo o kulto ng mga tao na kumakain ng karne ng kapwa-tao. Yes, this exists sa mga napakalayong mga kagubatan at bundok. Nung ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo, meron akong isang kaibigan na galing sa ibang relihiyon. Ang tanong niya ay ganito, di ba kayong mga Katoliko ay naniniwalang ang katawan at dugo ni Jesus ang kinakain ninyo kapag ka komunyon na? Ang sabi ko ay, oo. Oh. Then he followed up his question. Kung si Jesus ay isang tao, nagkatawang tao at kinakain ninyo ang katawan at dugo niya, hindi ba kayo mga cannibals, kumakain ng laman at dugo ng ibang tao? It was a very tricky question, but I gave him a very Catholic answer. Yes, as Catholics, we believe that what we receive during Communion is Jesus Christ Himself, His body and blood, totoong katawan at dugo ni Jesus. But remember that Jesus suffered, died, and resurrected. He came back to life, and now He is living with His resurrected body. It is not the type of body that what we have, but it is a resurrected body, meaning a resurrected body which is beyond human description. Ang katawan ni Jesus ngayon sa langit ay hindi tulad ng ating mga katawan ngayon. It is, as I've said, a resurrected body. Yes, it is still flesh and blood, but outside our own version or knowledge kung ano ang karne at dugo. Kaya sa tanong na tayo ba ay mga cannibals, ang sagot ay simpleng hindi, sapagkat ang tinatanggap natin kapag kakomunyon is not the human flesh and blood of Christ, but it is the resurrected heavenly body of Christ. And that is what we are celebrating today, Corpus Christi. And come to think of it, if we receive the heavenly and resurrected body of Christ, hindi ba dapat ang ating pag-uugali ay dapat ding makalangit? The body and blood of Christ should have an effect sa ating mga tumatanggap ng komunyon sa Misa. Our lives and the way we live our lives should not fall short of what we can describe as heavenly.